Ne ne yakışır. Yok. Kasi bago siya nawala, nilipat niya yung mga aso, inayos niya yung bahay. Kasi ayaw niya na mangupahan. Sabi niya, dito na daw kami magtutulog, kaya inayos niya to. Nilipat niya yung mga gamit. Kasi nabukosan, wala na si Papa. Hi mga Zai! Welcome to my land! So, ayun for today's video is magbabalik tayo sa ating bahay. So, ayun, si Madam Ivan is pinuntahan na yung contractor dahil magpapagawa na talaga tayo. So, ayun, nabasa ko po lahat ng mga comments nyo from my last vlog. And, ang napag-desisyon na natin is ibalik siya sa dati. So, So, pasensya na sa boses ko kasi isang linggo na ako may ubo, isang linggo na rin ako may sipon. Babalik tayo sa dating plan na magpapagawa tayo ng bubong. Buong bubong na yan. So, hindi na tayo magkakaroon ng mga garden, pateristeri. So, hindi na tayo gagawa ng ganun. So, yung mga yun po is parang idea lang namin na akala namin magugustuhan niya. At dahil hindi siya naging maganda, ibabalik natin siya sa dati. Actually, wala pa naman akong ginigiba. Actually, yun ay parang suggestion ko. For the plan lang. Oo, plan. So, napag-decidean namin na gawin na talaga yung buo. And, ayun, isa pa sa mga dahilan kung ba't ibabalik ko din siya sa dati is nag-chat kasi sa akin yung kuya ko tsaka kapatid ko. Nandito na lang din sila titira. Si Kuya Arnel, siya ang magbabantay sa mga tao. And si Archie, isasama na siya. Kasi nung una, nung sinabi kong ipapagawa ko po yung bahay is, sabi ni Archie tsaka ni Kuya Arnel, baka hindi sila makasama kasi masyadong malayo yung Cavite. Yun, napag-decide na nila na parang dito na sila din mag-a-apply and para malapit, para iisa na lang din kami dito. Ang hirap. Alam niyo, parang isang taon akong hindi nagkaroon ng sipon tsaka ng ubo. Ay, ganito pala yung feeling niya. Ang sakit sa ulo. Parang ang inaantok lagi. Na parang tamad. Gusto mo. Parang tamad ka. Ang sakit. So, ayan, papunta din si Mother Nakba dito kasi pag nakontrata na ni Madam Ivan yon at nagkasundo, kasi tatlo yung magiging, gusto ko magkaroon ng tatlong option. Yung una is yung arawan na 60%. And yan, may kakausapin si Madam at may kakausapin din kami, kanila Lindsay. Sana makabili na ako today ng materials kasi gustong-gusto ko na bumili ng materials. Nahihirapan ako mag-everyday upload gawa nang wala namang ganap sa bahay. Chichika lang ako ng chichika. So, mag-everyday upload ako pag ginagawa na talaga siya. And ibabalik ko din siya sa dating plano kasi yun yung gusto din ni Papa. Nabasa ko din sa mga comment na parang na-realize ko din na eto nga, eto yung plano ni Papa, eto yung din drawing ni Papa. So, yun yung gagawin natin. So, thank you sa mga comments and na-appreciate ko yun. Hindi po ako sarcastic sa video ni Madam. Ang gusto ko lang sabihin doon is tinatanggap ko yung mga comments. Nababasa ko po yun lahat. Ang hindi ko lang tinatanggap is yung sobra-sobra. Yung parang dinadamay buong pagkatao ko. Yun po yung hindi po yung sinasama ko. Pero, bale, all in all, magbubong, labor, material, namin tinitangkan. If ever, kukuha lang ko ng 40,000 and pero ka mamimili ng material. Tapos after a week, kukuha ko ng pang-lahod pa. Basta ang usapan natin, bubong, dugtong ng hollow block. Ang finishing wala ah. Pero may bubong ah. Ano pala chichismisan niyo dyan? Wala, abangan niyo na lang. Ah! Yung chichismoso. Ay, abang. Ay, so, ayan, nakalipit si Kuya. We're gonna buy ng materials. Let's go. Hindi pa! So, ang plano naman kay Kuya is 85,000. All in na. Lahat na. May paggawa, may piga, and yun, lahat materials and labor. Bukas puputan kasi kuya, pero mag-withdraw na din ako ng pera para in case na sila na yung kukunin ko. Kasi nangingi sila ng 45,000. Tapos, 40 pambili doon ng materials. Then yung another 40,000. After a week. So, parang carry din sa kanila. Kasi kung 40,000 yung magagastos ko sa materials, 40,000 yung sa kanila. So, parang 50%. And ang maganda kanila kuya is may warranty. I think mag-withdraw na ako, bigay ko na sa kanila. Kasi I realize
realize din, kung 40,000 lang yung magagastos ko sa materials, 40,000 sa kanila, 'di ba? Tama? Hindi nila bibili ng materials. Ikaw pa din. Kaya nga. So kung 40,000 yung magagastos ko sa kanila, 45,000 sa kanila. So kung lalabas, parang 50% lang sila. So okay, goods pala ako. So I think good na ako kanila, kuya. Mag-withdraw na tayo. Ang maganda doon, malapit lang sila. If ever na may mali, may something na problema. Pero ayun pala, isa sa mga concern ko, malaki yung gagawin bubong sa akin, pababa lang. Diba? Hindi naman nakikakainin ang bubong mo, Ayel. So, goods na ako doon. I think okay na ako doon. Biga and then bubong. And pupuntahan namin sila. I think, diba? Ay, natuwa din naman ako na na-realize ko na kung, yun nga, kung 40,000 lang magagastos, okay lang kasi 40,000 yung labor. So, parang naging pakiyawan ko is 50%. Wala na akong poproblemahin sa pagkain. And I think kaya ko siyang hanggang finishing. Kasi hindi ko din in-expect na 80,000 yung magagastos sa bubong kasama din. So I think kaya ko na siyang ituloy-tuloy hanggang finish. Ay, hindi, may wiring pa pala. Yeah, okay lang yan. Unti-untiin lang. Din yan. So excited na ako, I think magwi-withdraw na kami ngayon para hindi na kami ma-hassle tomorrow. Hindi na kami maghanap ng ibang trabador. Sila kuya na yung kukunin namin. So yan, sana maging worth it to. And tuloy-tuloy. Lah, umiyak na siya para sa iyo. Umiyak yun daw. I really miss my papa. Miss ko si papa, sobra. Alam mo kung nandito si papa, hindi ko problemahin kung saan kukuha ng trabador. Kung sino yung mga Okay na si papa, yung gigisingin niya ako sa umaga. Tapos sabihin niya, yeah, dyan yung mga trabador. Yeah, bili ka daw ng ganito. And thank you sa mga comment niyo. Kasi actually, hindi ko naman talaga na-realize na ganito yung design. Kasi yun na sa utak ko na is yung gusto ko. Yung magkaroon ng garden, yung magkaroon ng tambayan, yung may matatakbuhan yung mga aso ko sa second floor. Pero dahil sa mga comment niyo, I realize na ito nga yung plano ni Papa. Ito yung gusto ni Papa. And sa video ni Madam Ivan, I'm not defensive. Gusto ko lang sabihin na hindi ako sarcastic doon. Lahat ng mga sinabi ko, totoo na hindi lahat ng mga comments is pinapakinggan ko at tinatanggap ko. Kasi may mga comment na sobra-sobra. Na parang nadjo-judge yung buong pagkatao ko, nadadamay si Madam Ivan na dahil sa kanya, nakakaganto ko, nadadamay yung ibang tao. So, yung mga ganung comment, hindi ko po yung tinatanggap. At tinatanggap ko yung mga comment nyo about sa bahay na hindi siya maganda. Na mas maganda yung unang plano and naiintindihan ko na yung mga, sorry, may sipon kasi ako tsaka ubo, kaya ganito ako magsalita. Pero, ayun, nagigets ko lahat ng mga concern. Alam ko yung mga concern sa hate. So, alam ko yan. So, hindi lahat naman ng mga comments sa atin. Kahit ikaw na nanonood, hindi naman lahat ng comments sa'yo dapat mong tanggapin. Diba, may mga ipifilter at may mga ipifilter ka at ang masusunod ay ikaw. Ito lang, ano lang, para lang may idea rin yung ibang nanonood. Kasi, I've known Aye for a very long time. Aye yung tipo na kapag may nababasa kang, pag may nababasa kang mga comments, madali talaga kang maapektuhan. Pag may nabasa kahit isa lang yan, buong araw na yung malungkot. Kaya nga, eh. Nababago yung mood. Malungkot talaga. Nababago yung mood niya agad. Iba din kasi talaga tanggangan. Pero ayun, mag-withdraw na tayo ng pera. Ay, ano yung madami? Tinatanong ako ni Ayik, paano ko na-handle yung mga yung kunyari, yung mga comment, or paano yung, oo, hi po. I-clarify lang natin, Ayik, bakit mo inabi na dalawa lang kayo ni mama mo? Ayan, dalawa lang kami ni mama kasi nag-ausap kami sa kaimingin kasama sila Archie tsaka si Kuya. And then sabi ko, pagpapagawa na ako ng bahay, lipat na tayo sa Cavite. Doon na tayo mangupahan. So sabi nila, hindi daw nila carry kasi masyadong malayo. Ang mga work si nila. Okay. And nire-respeto ko naman kasi may kanya-kanya tayong kasiyahan sa buhay. And we need to follow our heart. Yeah. So ayokong paghipitan yung mga kapatid ko na dapat maging responsibilidad
edad nila na sumama kung saan kami. Diba? Ang gusto ko, maging masaya sila sa buhay. Kung ano yung gusto nila. May mga pamilya na ilan. Oo, kung ano yung gusto nila gawin. May mga bahay nila na ninutuluyan. Hindi naman pwedeng... At andun pa rin ako para sumuporta sa kanila. But they are all welcome sa bahay. I mean, ang gagawin ko dapat nung plan na yon is mangupahan ulit sa Paranaque para sa kanila. Ako magbabayad ng upa sa kanila, yung bills. Tapos kami ni Mama is dito. Diba? Pero, ayun, nag-chat kagabi si Kuya. Sabi niya sa akin na sasama na lang daw siya, tapos dito siya mag-a-apply kasi sayang yung pa. And sabi ko, goods yung decision. Sabi ko, okay, kaya ayun din yung isa sa mga dahilan. Parang ano din, parang dahil dun sa plan ko, parang kinalapit din kami ni Papa, kinalapit si Kuya ano ni Papa na huwag nang ipabago yung design. Doon na kayo tumira para gano'n na gano'n. So, ang mangyayari, dalawang kwarto ulit sa taas or kung kayang tatlo, why not? Kung kaya apat, bakit hindi? Diba? Kung hanggat ka, ilan kasyang kwarto dyan, okay, basta magkasya ako, kay Anel, si kay Archie, tsaka si Mama. At tsaka mas okay sa akin, nakasama ko talaga sila. Lalo na si kaya Arnel, kasi napaka-sweet ni kaya Arnel. Pag sobrang pagod na pagod ako, siya yung andyan din. Para yakapin ako, payuhan ako, ayain ako niyan mag-redos. Sobrang napin-in ko si Arnie din. Kasi si Arnie naman ang... Maalaga kay Mama, sobra. As in, grabe siya mag-alaga kay Mama. Kaya man naman kaya kapatid. Mga kapatid ko na yan. Pero yun nga, nung unang decision ko is ayoko silang pilitin. Diba? Kasi hindi eh. Well, yan nun talaga. Pag ang ka na minanganak, yun dun. Nandun ang buhay mo, ano ang mga kaibigan mo, ano ang work mo. So, mahirap naman na impo mo na tumira ila dito, eh malayo talaga ang trend. But anyway, ayun. Ayun, I'm so excited na ipagawa nito. And, ayan, nakikita nyo to. Magkakabubong na siya. Yeah. Ano mo ito ginawa ko? Naliyak siya. Yup. Kasi bago siya nawala, nilipat niya yung mga aso, inayos niya yung bahay. Kasi ayaw niya na mamupahan. Sabi niya dito na daw kami matutulog, kaya inayos niya to. Nilipat niya yung mga gamit. Kasi nabukosan mo na si Papa. Kami iyak. I miss me, Papa, also. Ate, nandadamay kayo. Nandadamay kayo, ah. Yung Papa ko, bakit mong kapitan? Mukha kang tatay. So, I love you, Papa. Gagamit ko lahat. Kasi si Papa, gusto niya lang naman itong magawa. Kahit ako, gusto ko lang itong magawa para kay Mama. Kasi si Mama lang naman may... Kasi lagi sasabi na sa amin ni Mama na gusto niya daw magkaroon ng sariling kwarto. Yung gano'n. Miss ko si Papa bigla. So, ayan na, hanapin ko pala yung lababo. Asan ba yun? Kasi may binila akong lababo, madam. Ay, tower mo. May tower ka na, diba? Parang 4,000 pesos din yun. Eto, sa BNT to. Alam niyo ba, na tinabi ko ni Papa. Mm-mm. Kasi, sabi niya, mapapakinabangan pa daw yan. So, yung mga basura sa BNT, inuwi niya talaga dito. Kasi yung lababo, baka nanakaw na. Baka hindi mo ba binabantayan dito? Kasi yung Christmas tree kasi nakita ko din. Ayun mo, tignan mo. Yung binigay yan ng ni Kuya Loy, sobrang lagas-lagas na yun. Kailangan malinis ka nito yun. Oh my God, ito yung lababo. Ay, oo. Oh. Alam mo yun, yung ganyang lababo. Tignan, ay. Nandiyo ang inalawang na ganyan. Yata kalawang. Ay, hindi yung isang alawang, mami. Wala talaga. Hindi nang alawang yung mga ganyan. Okay. Dami! Ang dami pa pala namin mga gamit dito. Si Papa kasi sobrang matago siya sa mga gamit. Lahat talaga ng mga... Oo! Alam mo ba, madam, na parang ang sabi sa amin nung tricycle driver, nung nagahatid si Papa, ang last na hinatid niya dito is yung mga damit.
So, nahatid talaga ni Papa lahat dito. Pati yung mga aso, si Nikon, si Manila, lahat. Sila Blessy, sila Vlogger. Ano yun? Yung manayang pala kami talaga. Ay, may SNR kami, Andrew! Tinong ano member? Parang may tumitira dito. Kasi wala kaming ganito. Nanak ay mama mo yan! So, I excited na ako na ipagawa ito. And Papa, I love you so much. I love you, mga Zay. Thank you. Alam mo, this past few days, parang, I think parang, alam mo yon, may mga mali kasi ako sa sarili ko lately na hindi ko yun nakikita. Pero, alam mo yon, buti na lang meron. And meron ako mga Zay na nakikita yon na tina-aware ako. So, they remind you because they love you. Siguro dahil na siguro masama din pakiramdam ko late. Oo. And madami akong iniisip, like baka may sakit ako, yung ganon, baka paano sila mama, iniisip ko din. Nadami kong iniisip sa ano ko kaya feel. Tapos sa hormones, baka din sa hormones, nagbabago yung ano, I don't know. Pero ayun nga, may mga nakikita yung mga design natin na magbabago about me. Pero na-appreciate ko lahat and thank you. Thank you sa my auntie. Kay Papa, kay Lloyd, kay Kuya Lloyd. I love you all. Hanggang dito na lang yung video, Papa. I love you.